extra source of income to pay it. Okay? Nung nakalaya po ako, napakasarap po. Ngayon po, gumagamit pa rin ako. May nagtanong po sa akin, kailangan pa ba ng credit card? Of course. Ginagamit ko siya. Why? Very convenient. Tapos pagdating ng bill, babayadan mo. Why? Nakaka-accumulate ka ng points. Na-share ko to last time, na last year or the other year, nakaklaim ako ng 8 or 9,000 pesos na gift certificate from SM. San galing? Galing lang po sa points. Kasi pati tuition ng anak ko, doon nakakarga. So bayad uli, bayad agad. So nakakaipon ako ng maraming points. Now, kanina sabi natin, are we good with the income protection? You should have each one. Secure one, why? Demise is given. Lahat tayo. Okay, why prepare for retirement? Hindi po siya too early. Kung ikaw ay 23 years old or 25 years old, sabihin mo, napakaaga pa. Okay? Alam po, kung ikaw ay 20, kung less than 30 years old ka, the advantage that you have between somebody na may pera na magsisimula ng 40 years old, 40 to 60, that would be how many years? 20 years. Kung ikaw ay nasa 20s ka pa lang, di ba? 30, 40, 50, 60, 35 to 4 years, anong diferensya dun sa maliit ang pera at malaking pera? Yung maliit ang pera, mas mahabang magtatrabaho ang pera mo sa iyo, na ma-accumulate mo. Okay? But if you're 40, there's no such thing as late. Okay? So you can start and make your money work hard for you. What else? Ito po, may papakita po ako sa inyo isang produkto out there in the market. Just to give a simple illustration, let me call this John on the left, wearing red shirt, and then si Herbert, 32 years old. Si John is 22 years old. Ang kayang itabi ni John, guys, by the way, nakatira siya sa bahay nila. Ang kaya niyang itira ay 2,200. Let me share with you, yung anak ko po nung age 22, nagdo-dorm, nagbo-boarding house po siya sa Makati, nagbe-bed space. Apat silang schoolmate during college, nagbe-bed space siya, how much? 5,000. Now, after that, umuwi na siya sa bahay. So sabi ko, kaya mo magbayad ng 5,000. So pagdating sa bahay, dapat ituloy mo yung pagsasave mo ng 5,000. Why? You're not required to pay anything at home. Diba? Hindi mo naman sinisingit sa pagkain nila and all. Nasa bahay mo. So kung kaya niya magtabi ng 5,000 per month. Pero itong si John, let's say, ang kaya lang niya ay 2,200 every month for a 1 million income protection coverage. Now, this particular product out there in the market is called VUL or yung Variable Universal Life. Ito yung insurance na may investment. So ito yung while you are insured, nakaka-build up ka ng fund. Look at the age 55, 60 and 65 of John. At 8%, may 1.5 siya. At age 60, at age 55, 1.5. Age 60 at 2.2. At age 65, 3.2. Kung nag-10% ang market, if you'll be using the 10%, it's 2.6, 4.3, and 6.9. Take note. Ilan siya nagbayad? That's only 2,200. By the way, sabi nung isa, may SSS ako. Ang SSS po, mula po first day ng pagtatrabaho nyo, hanggang mag-retire ka last day on the 60th year, nagbabayad ka monthly. This particular product solution out there in the market is only asking you to pay 10 years. Pero pwede nyo pa rin po siyang ituloy kung gusto nyo pong lumaki ang retirement fund nyo. Now, si Herbert, 32 years old, married, entrepreneur siya, he's setting aside 2.5, okay? At 1 million coverage. Now, 55, 60, 65. Tingnan natin sa age, 10% return is ni Herbert. At 55, may 1.1 siya. At 60, may 1.8. At 65, may 2.9. Versus the one who started at 22, may 6.9 at 10%. May 3.3. That's the advantage I was telling. So, kaya lang kay Herbert, you can still start than nothing at all. Di ba? Now, sabi niya, baka by that time naman, wala nang halaga yan. Sir, pag tinignan niyo yung return, although it is variable, pag tinignan mo yung return, it's still more than the average inflation natin. It's only now that we're experiencing a 4%+ inflation. Why? Because of the pandemic. Now, you have to watch the market. In the last week, from 3.5 to 5%+, lumalago ang market. Kahapon, nag-grow ang market ng 3.3% or 200+ points ang Philippine Stock Exchange Index. So makikita nyo, alam nyo po ang isang trigger, marami na rin pong naghahunting, namimili yung mga hot money coming in, buying in.
because the market is on sale. What else? Ano pa isang triggerant na economy natin? Yung vaccine, the rollout, how many millions of vaccines are coming out? So ito, pag bumalik na economy into the full, babalik na uli yung traction natin. Okay, now, if you would want to know yung simulation nyo for yourself, ito po, you may just send the full name and date of birth to the one who invited you. Padala nyo na lang po sa kanila and then they can simulate one for you and they can give you a walkthrough of this particular product solution which they are offering. Okay? So, sabi natin kanina, gusto mo ng comfortable dream. Ang tanong mo lang naman, yung comfortable dream ba, ano yung ginagawa mo ngayon? How much are you setting aside for that comfortable dream? That VUL product solution that shared earlier, yung pinakita ko before this, alam nyo po, that can also be a good tool for, one good tool for what? Retirement fund. I'll share with you later. Ano po ba yung pintuan na to? Ano ang kinalaman nito? Kung babalikan natin yung 28 days na yan, yung mga anak ko po, nandito na po. Et, pagka ako po ay nag-retire, when I am at the age of 60 to age 80, yung mga anak ko po ay nandito. Sabi ko nga po, as I plan, my wife and I plan for our retirement, yung sabi ko nga dito, dapat hindi tayo magkakatukan. What do you mean? Ano daw yung magkakatukan? Sabi ko, hindi kami kakatok ng mama mo sa inyo, sasabihin namin, anak, wala kaming pera pambili ng gamot. Or, yung anak ko kakatok sa akin, sasabihin, pakulang ang tuition ng anak namin. That's the reason why may salita na paghahanda na tinuturo namin sa mga bata. Na ngayon nagtatrabaho na sila, they're starting to build their own. Why umiikot yan? Remember, age 0 to 20 and 60 to 80, wala na technically pumapasok. So ang paghahanda mo, mula tong age ng 20, moving forward, there is no such thing as late. Okay? So, now, pagdating sa retirement fund, ano ba yung five ways to generate sa income fund, sa retirement? So ito yung tinatawag natin na income investing. Ito yan, like meron ang VUL na nag-top up ka doon. So that's also investing. You have your mutual fund, which sa site ni Mr. Budgetarian, if you would want to open a mutual fund, as low as 1,000 pesos, you can open there because Mr. Budgetarian is also licensed in that area. World Equity Fund. It is doing at 11% now. Why? Ang World Equity Feeder Fund, ito po yung lahat ng mga top companies or industries in global, dyan po naka-place ang money. Okay? That's why among others, eh baka bumagsak yun, hindi nga po, pinili lang po siya lahat ng the best and performing companies and industries. Income investing, social security, ito po rental properties. Like at that time, yung wife ko, nagbabayad kami pareho po kami ng PhilHealth. Nag-loan din po kami pareho. So ngayon po, meron din po kami na isa. Sabi ko, when we retire, meron tayong isang rental property. Plus of course, the place where we're staying. Meron ka ng papasok na income. Meron kang social security. May income pang papasok. Yung part-time job, I can also do that. I think I still do some mentoring in sales by that time, Lord willing. Okay? And then there's a pension we have there from SSS, not that high. That's the reason why you have to do some other preparation. Like sa rental property, there are some of you, there are some mga pre-selling properties wherein you can get, kung single ka pa, wala ka pang ginagastusan, you may start getting it. I know some people here, kumukuha sila ng mga ganun in 30s or less. What do? Nilalagyan nila ng dalawang double deck yun. Pinapaupahan nila ng 5,000 per bed. Anong nangyayari? That's 20,000. Nababayadan na yung monthly amortization ng unit nila. Bata pa sila. So when they retire, they also have rental property. So as mentioned, in the site, Mr. Budgetarian, I have a friend there who will be a good partner for you to start in that area. Okay? So, let me proceed. So, yun yung five ways to generate more income on retirement fund. So, the one that I'll be meeting, ang ginagol ko dyan, in my age, people my age, who is moving towards the retirement, ang goal ko na dyan sa kanila is to conservation and preservation, not much on the growth. Okay? Nilalagyan ko na lang a portion of 20% and then more on the conservative of bond of 80%. So I help them manage their fund in such a way hindi sila kakabahan kung magkaroon ng volatility sa market. So
Ito, why prepare for your child's education? It's never too early. Like sabi natin, one of our guests has three years old. Ma'am, may naisip ka na po ba anong eskwelahan mo po sila pag-aaralin? Naisip niyo po ba kung magkano yung tuition nun in the future? You may ask the one who invited you or you may ask Mr. Budgetarian, let's say USD 2 years ago, 3 years ago, 50,000 pesos. Magkano na kaya siya pag nag-aral yung anak ko 15 years from now? The sooner you start preparing or saving, the better prepared you'll be for your child's education. So, katulad ko po, my father passed away when I was 5, the eldest was 10, and then ako po ay 5, and then 4, and then 1 year old. Ako po ay nahiwalay sa magulang ko para pag-arali ng isang kamag-anak when I was in 3rd year, 4th year high school, and 1st year college. And then after which, umuwi na ako. Pero sabi ko, kailangan pag nagpamilya ako, maiba ang kwento. Ayoko ka kung mahiwalay yung anak ko. In my mind, kasi mahirap mahiwalay sa magulang mo eh. Alam niyo sinasabi ko, ang hirap mahiwalay sa magulang mo. At sabi ko, pag ako nagpamilya, iibahin ko ang kwento. Pag akong namatay, makakapag-aral ang anak ko. Hindi sila malalayo sa asawa ko. Okay? So, now, alam niyo po ba kung ba't hindi nagpe-prepare yung mga magulang para sa child's education nila? Kasi ang assumption nila, by the time nagkolehe yung anak nila, nandun pa din sila. By the time mag-aaral yung anak nila, kahit high school, nandun pa rin sila. Paano kung wala? Paano kung wala ka na dun? Paano kung wala na ako dun? Like ngayon, yung anak ko po, tapos na rin ng college. Incoming 3rd year na po siya, medicine proper po siya sa Ateneo. Paano po ngayon mamatay ako? Paano po pag-aaral niya? Matutuloy pa po ba? Matutuloy pa din kasi sabi ko nga, kailangan maiba ang kwento. Maiba ang kwento ng buhay ko at yung susunod na lahi. Susunod na salin lahi, dapat iba ang kwento. Hindi dapat pag-uusapan ang pag-aaral ng dahil sa kahirapan or kawalan. Hindi kailangan mahiwalay ang anak para makapag-aral. Okay? Now, ito ba ay paghahandaan or gagawa ng paraan? Katulad natin kanina, may 3-year-old na anak si ma'am, paghahandaan niya. Okay? College fund, are you ready? Guys, hindi ko alam kung napapanood niyo tong guy na to. No? He's a European guy. He's here in the Philippines. I saw one of his blog. He's out there reviewing the universities and the campuses here in Metro Manila. This particular one that I watched, he went to University of Santo Tomas and then he moving around. He was so amazed looking at the building, at the structure, at the campus. Sabi nung isang nag-comment, alam mo nakakall ng attention sa akin yung comment eh. Sabi nito, my dream school but I'm not that rich so I can't afford the tuition fee. Look at the response. But I'll work hard and I will enroll my children in this school in the future. You don't have to work hard. You have to work hard and that's what we are partnering and that's what we're sharing with you in terms of like financial preparation, financial readiness. Hindi mo kailangang mag-ipon mula piso kasi kung 50, at that time, kung 50,000 siya, nandun yung anak ko, 100,000 plus allowances. Di ba, nako natin? Yung anak ko, yung eldest ko sa San Beda at that time, was 50,000, graduated 5 years ago. Magkano ng USD ngayon? 70,000-75,000 per sem. At that time, nung first year college yung anak ko, nasa Ateneo, 95,000 yung unang sem ko. Ngayon, yung binabayad ko po ngayon, 165. Ito yung sabi niya, you'll work hard to enroll my children in the future. Why wait? Why work hard for the tuition in the future when you can start preparing now? Okay, we can show that area to you. And then ito yung sabi nung isa. My mom works there so I can get in school for free. Sabi nung isa, talaga? Baka pwede kapatid na lang kita para makapag-enroll din ako ng libre sa UST. Sabi nung isa, ang option niya, mag-apply ka ng scholarship. Nakuha natin yun. Ito yung gagawa ng paraan. Mag-apply ka librarian. Is there something wrong with that? Wala po. Pero kung ikaw magulang, binabasa mo to, yung anak ko pala, nangarap pala makapag-aral sa ganung paaralan. Yung anak ko pala, gustong makatungtong. Alam niyo po, nag-graduate po ako sa isang university sa probinsya, St. Mary's University. Nagpapasalamat ako kasi sabi ko, Panginoon, lahat ng hindi ko natungtungan na paaralan, natungtungan lahat ng anak ko. Sabi ko, okay na ako, dun palang okay na ako. Hindi ko ako nilulukbak na ba't dito ako pinag-aral ng nanay ko. I was so grateful, okay? Pero sabi ko, kung may pwedeng gawin,
gagawin yung yung para sa future nila. Now, ito yung sabi ng isa. In 1966, College of Pharmacy